Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hosea. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan nang siya'y kunin ko sa lupay ng Ehipto. At sa araw na iyon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman. Israel, mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili, Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plota at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, Lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang. At siya'y kinutya nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.